Good morning. Guys, ginamot ko yung sugat nung mother cat. Yun, ginamot ko kasi naawa ako, baka kasi mamatay yung mother cat, maulila yung mga kitten at saka yung isa pa niyang anak. Kawawa naman. Ako na talaga ang magiging mami nila pag nagkataon. Tingnan natin yung cat, yung condition niya ngayon. Tingnan natin baka may pass na. Yan ang ano niyo. Ilang. Nagpunta kasi ako kahapon dun sa vet. Nagtanong ako kung ano ang gagawin ko dun sa cat ko na nananamlay siya, nagtatago na. Kasi may nabasa ako dito sa YT na pag ganun daw yung cat na nagtatago na, he's hiding na, ay malapit na mamatay. Mga signs daw na malapit na mamatay. Kaya natakot ako. Iniisip ko na baka maulila yung mga kitten, saka yung ano, yung isang cat na panganay niya. Kawawa naman sila. Tapos ngayon, nung pumunta ako sa vet, pinakita ko na lang yung video kasi hindi ko naman madadala. Sabi, dalhin ko yung cat. Hindi ko naman madadala yung cat. Baka kasi, takot din ako na baka makagat ako. Kasi na-scratch na ako ng kitten. Tapos, nagpunta rin ako sa doktor naman din ng mga tao. At tinatingnan ko yung scratch ko. Akala ko nga may injectionan ako ng anti-tetano at saka anti-rabies. Pero kasi na-scratch na ako noon, na-injectionan ako ng anti-rabies tsaka anti-tetano. Tapos ngayon, yung pinakita ko yung ano ko, sabi niya, ano naman daw yun, house pet naman daw, kaya hindi naman daw delikado talaga. Pero yun naman ang nagdadala kasi ng sakit yung mga fleas dun sa claws ng kitten, ng cat. Kaya ang ni-recommend niya sa akin is uminom na lang ng antibiotic. Binigyan niya ako ng antibiotic na inumin ito. Ito yung ano, one tablet once a day. Ito yung iinumin ko na antibiotic. Buti naman, kasi sabi ko, pinaplan ko magpa-vaccine pagkatapos, pag na-injectionan ako ng anti-tetano o ano, o anti-rabies, hindi na ako pwede magpa-vaccine kasi magkakaroon ng reaction yung mga gamot. At saka, syempre, takot din tayo. Tapos sabi naman ng doktor, wala daw ang problema na kung magpa-vaccine ako, pwedeng-pwede daw. Yun na nga, yung nangyari kahapon, tinuruan ako ng vet na lang, pinakita ko na lang yung video, tapos in-instruction na niya ako anong gagawin ko dun sa sugat. Kailangan linisin ko muna ng asin at saka tubig. Tapos, bago ko applyan siya ng betadine ito. Yung betadine. I-apply ko yung betadine. Tapos, after nang ma-applyan ng betadine, ito yung ano, anti-fungal na spray, isprayhan ko. Eh, kaso, nag-ano, tumakbo yung pusa nung in-isprayhan ko na siya. Ngayon, nung nilinisan ko ngayong umaga, hindi ko na lang siya in-spray. Kasi tinignan ko yung sugat niya, parang hindi naman punggal eh. Parang hindi naman siya punggal. Sabi ko, gumastos lang ako ng mga ito.
Kasi nga natakot ako eh. At least para magkaroon din ako ng makampante ako. Kasi ako yung kahapon, na-feel ko talaga kahapon na parang stress din ako kahapon. Pagod na pagod ako. Na parang nagkaroon din ako ng ano na na-stress din ako. Kaya natulog na lang ako. As ito rin yung dextrose powder, sabi niya every 2 hours daw, inumin ko ng ano, dextrose na ilalo ko sa dalawang kutsarang ano siya, dalawang kutsara nito tapos tubig. I-mix ko siya tapos ipainom daw. Pero nung ano, ayaw naman niya uminom eh. Sabi i-syringe ko daw. Eh ngayon, nung ayun man din niya inumin, i-syringe ko siya. Natatakot naman kasi ako na makagat ako. Ito yung mga binili ko kahapon dun sa vet, yung dextrose powder. Kasi sabi ng veterinarian, dehydrated na daw dun sa nakita niyang video. Tapos ito yung antifungal na pang-spray. At saka, ito yung betadine at saka cotton para sa sugat niya, gamot. Tubig at na may asin lang yung panglinis. Ito naman yun naman talaga yung ginagamit ko, tubig na may asin, panlinis sa ice din nung cat ko na isa. Tapos ito yung, itong ano naman, antibiotic naman na to, azithromycin. Sa akin naman ito, kasi nirisitahan ako ng doktor, hindi na ako in-injectionan dun sa scratch ng pusa sa akin. Ayun. Marami pala talagang nag-aalaga ng mga pusa. Nakita ko kasi dito sa YT. Pero yung mga cats nila, parang mga hybrid. Yung may mga Persian, tsaka iba-ibang mga breeding ng cat. Yung sa akin kasi parang from how, ano lang yun eh, from a stray cat na lahi. Ano lang kasi naman sa akin yung nilagaan ko lang sila kasi nandito na sila eh. So, ginawa ko, inalagaan ko na lang. Nakakaawa naman din kasi na pabayaan. Nung na-scratch ako ng kitten, naisip ko na, sabi ko, alisin ko na sila dito. Saan ko naman sila dadalhin? Tsaka kung ipapatapon, ano naman. Kuwawa naman din. Tsaka masama, ano daw yun? Masama daw yung ganun. At tsaka, sabi nila, pag na nakita ko dito sa YT din na swerte daw yung pinupuntahan ka ng mga pusa, tsaka nag-aalaga ka ng pusa. Diba sa Japan, ang yung pusa ang parang ano nila, good luck nila, tsaka nagdadala ng mga ng sign symbol ng prosperity, ganun. Money and wealth daw, yun din ang yung simbolo ng pusa. At saka kaya pala napapansin ko na nagiging swerte na rin ako nung simula nung nag-alaga ako ng pusa. Oh, sige guys. Yun na lang muna ang i-update ko sa inyo sa tungkol din sa pusa. Kung mapapagaling ko yung pusa, ay it's a malaking ano sa akin, malaking fulfillment din na rin. At thank you for watching.